Yo, what's up, Katara? Another day, another work. So, nag-uumpisa na nga yung rollout ng mga tower ko. Bago matanggal sa amin yung scope ng facilities, papakita ko kung ano yung ginagawa nila sa preventive maintenance ng facility side. Kasi, naipakita ko na yata yung sa Telecom, or kung hindi pa, gagawa tayo. So, pasok na tayo sa site. Eto na nga. So, sa team ko, dito sa area ko, 3-man team sila. Yan. Unang ginagawa, syempre, pag nakapasok ng site, kailangan mag-housekeep. Kailangan yung sa generator, tapos yung sa mga electrical. Ayan, dahil tatlo sila, may isang gumagawa sa housekeeping na, i-grass cut na to. Tapos, isa is yung nag-PPMS na nung generator. Punta tayo doon mamaya. Tapos yung isa, sa electrical. Hanggang sa ilaw. Yan. Natin kung paano nga pini-PMS ang isang generator. Yan, so andyan si Sir Molong. Pinakaunang ginagawa pag nag-PPM ng generator, nagpapalit ng oil filter. Oil filter. Habang nagpapalit ng oil filter, iti-drain na yung langis. change oil, iti-change oil na siya. So, ayun. After ma-change oil, syempre, che-check natin yung fan belt. Yung fan belt, yung fan blade. Che-check sa fan belt kung okay pa yung pagkaka-stiffness niya. Yung nagko-constrict pa siya. Tapos yung fan blade kung buo pa, kung wala pang tabas. Tapos, pagdasong oil filter, yung fuel strainer. May strainer yun na maliit. Pakita ko mamaya pag nandun na sila sa part na yun. To change oil, fuel, fan blade, radiator. Yung radiator, syempre, kailangan palitan ng tubig na malinis, tapos lalagyan natin ng coolant. Pakita ko rin yun mamaya. Dahil busy nga sila, mahirap naman na makaabala ko. So, video lang ako doon. Yun sa generator side. Tapos nakikita nyo naman si Kuya Tom. Ayan, si Kuya Tom. Siya yung nag-housekeep. Ayan, grass cut kasi nga madamo. Nagga-grass cut kasi una madumi. Pangalawa, baka pagbahayan ng mga daga, ng mga ahas pa minsan, paming ahas eh. Tapos sa electrical panel, si Kuya Dong kanina yung nakikita nyo doon. Chine-check niya kung physically muna, i-check kung umiinit yung kable. Kung mainit ang kable. Tapos yung capacity, biotester. Kasi ito yung breaker capacity tester. Test natin kung tama yung 220-230 na nare-receive niya. Plus yung line kung umiinit, size, and load, AC load. Yan. Electrical. Tapos pati ilaw ng tower, kailangan din i-check. After magawa yung generator, yung housekeep, yung electrical panels niya, meter, transformer, check kung possible may corrosion or yung fuse cut out. Tapos more on linis ulit after maikot yun. So mamaya ulit. Habang nag-PPMS sila ng facility side, mag-PPMS din ako ng Telecom. Ayan. So, kailangan ko linisan, i-access yung mga equipment, linisan yung fan, tanggalin yung mga hindi na nagagamit,
para mas lumuwang yung space, mas maganda yung ventilation. Ayan, so dual work para mas mabilis. Tapos lipat sa ibang site, kaya dalawa siguro, dalawang site sa isang araw pag ganito may general maintenance or preventive maintenance, quarterly, monthly. Load test na tayo, load test. Siyempre, nagawa na nila lahat. So, ito na, rin na kung gumagana. Gumagana naman siya. Sumasalo rin yung automation niya. Automated na. So, this is okay. Check. Yeah. Tapos na change oil. Na-check na lahat. Napalitan na yung dapat palitan. Ipipressure wash. Para matanggal yung mga langis na nagli-leak. Mga signs ng kalat. So parang bago na siya after ng PMS. Ayan. Fuel tank, siyempre, para may reserve. Ayan, malinis na yan. Pagka pressure wash, pupunasan din. Ayan. Bali, yun lang parang pinakasummary ng PMS ng facility site sa Telecom. Yung iba naman, yung sa aircon. Kasi nakikita nyo iba, may mga cabin pa. Ito, outdoor type kasi ito. So, walang aircon. Una, cost efficient yun. Kasi walang mahal ang aircon. Kahit inverter pa, mahal pa rin. Tapos ito, generator. Siyempre, out nga, sabi ko nga. Yun na yung backup. Telecom. Yung rectifier, yun nga. Matatanggal na sa scope namin. Si tower ko or tower ko vendor na rin ang mag-maintenance doon. Ang ginagawa naman doon sa mga rectifier, chine-check yung battery niya kung kaya pa ng backup time na tumatagal bago mag-kick in si generator. Or hinihigpitan mo din yung battery kung BRLA siya o lithium ion. Check mo yung mga breaker kung may signs ng wear and tear na, kung nagiinit yung mga kable. Plus yung mga module na nagbibigay ng output. Yun naman yung sa rectifier side. Syempre hindi ko pwede mapakita kasi equipment na yun. Yung dito lang, yung mga visual lang na nakikita nyo. Yun lang. Tapos, ay, meron pa pala. Perimeter lights. Kailangan gumagana yan. Perimeter lights, yung iba, triggered siya ng photocell. Gumagana lang siya pag gabi na. Yung iba, manually operated. Yung mga may caretaker site and mga guard sites. So, ayun. Kung may matutunan kayo kahit konti, wala na akong content kaya sa baba muna, sa susunod na tayo tataas. Like, share, and subscribe. Katori PH. Peace out.